instead. Eh, parang you want something flowers. New. But of course, doesn't hurt. Anything goes. Habang tumatanda ka yata, anything kahit maliit lang eh, okay saka, na ma-appreciate mo. Eh. That's true, that's true. Tsaka flowers naman for me, hindi dapat pang Valentine's Day lang. It's always nice to have fresh flowers at home. Every sa bahay. Tsaka chocolates din, hindi na pang Valentine's Day. Every day din ba? Diamonds from me. Okay lang din ay naibigay okay sa'yo araw-araw. Diamonds, chocolates, and flowers. Kaya-kaya ng Mr. Mo at Cherry. So, kung meron na kayong bit-bit ng regalo para sa dating nga na linggo, no? Pero paano naman kaya kung ang kulang ay ang mamahalin o minamahal ninyo? Eh, ibigay mo sarili mo. Give yourself o kaya i-date mo sarili mo, no? Sabi ba kayo sa araw ng puso, baka naman kayo na ang may problema niyan, kaya wala kayong ka-love team. So, nag-list na kasi itong site na to, no? Ang BSCPN site ng mga traits ninyo na maaring dahilan kung bakit medyo single pa kayo hanggang ngayon, no? Okay. Ay, masakit pakinggan yan, Jovi. Parang rubbing it in. Oh, sinasaksak ko nga sarili ko ngayon, Sherry. At ito ang ilan sa mga sinasabi dun sa listahan. Mm. Baka daw you are shallow. You are too independent. You are afraid of commitment. Marami may problema ganyan. A slob. You act too desperate. Yung mga masyadong OA na, no? O sa mga tenors, baka kayo to, no? Yung too shy, para may kinala tayong tenor na ganun. At yung mga chope na dinadaan sa Facebook call natin ang panliligo sa mga reporter natin. O kaya yung mga addicted daw sa gaming na, you know, parang wala na ng time. Parang doon na sa nakakonsentrate. Okay. Pero ito ang pinakamasaklap, Cherit Amelin. You are in love with yourself and ito pa ang isang medyo masakla. Ano? You are the nice guy. Pag ikaw daw kayo nice guy, parang hindi ka masyado nakaka-score. Totoo masakit ba yan? Nga yan sa no, mga I don't lalaki. Believe that. Kaya sabi nga, yung really? Sama ng loob na... Really? You have to be a bad boy? Yung sama ng loob na mga lalaki, why do women don't like bad boys? Not necessarily. That's not true. Oh, so, mali lang yung nililigawan nyo. Diba? Oh yeah, alam nyo na, meron mga babae na gusto daw nila hindi masyadong bad boy. Hindi masyado. Yung nga lang take na yung dalawang kasama natin. And because we are nearing Valentine's Day, ano, ang wow videos natin, gagawin natin medyo mushy ngayong gabi na to. Ito ang una sa dalawang mushy videos natin, pero bukas na po yung isa dahil baka masobra naman kayo sa romansa ngayong gabi na to. We've shown this before here in Sidetrack, pero most requested po ito, so ipapalabas namin ulit. Do you still remember the video we call The Signs? Yung naggagawa sila ng mga signs. Oh, pareho silang malungkot, 'di ba? Tapos across the building yung location nilang dalawa. Tapos hindi naman sila nakakapag-usap at magkakilala, dinaan na lang nila sa mga signs na sinusulat nila sa maliliit na papel. Eh why don't they give a sign kung nasa sila na tiro or something? 'Di ba the video man, of ano, Taylor Swift? What MTV was that? One song of Taylor Swift. Oo, may ganun din si Taylor Swift, ano, magkabilang bahay naman sila. So, dinaan nila sa ganyan ang kanilang ligawan. So, ang exciting dito, paano na-resolve ay ang story ng dalawang yan. Siyempre, special ang kanilang naging pagtatagpo pagkatapos. Na kailangan nyo mapanood, hanapin nyo lang sa YouTube yung keywords na The Signs. Okay. Hindi mo papakita yung ending ngayon. Jovi naman, anong ending? Ibibitin natin kasi kailangan nilang maging romantic na katabi yung kanilang ka-love team na pinanonood yan sa kanilang internet. No? Pero marami na rin naman sa mga terrorists na nakapanood yan na talaga nagustuhan. Anong naman plano mo sa Valentine's, Ruby? Ako ay manonood na sine na Valentine's Day. Yung title. There's a movie like that. Huwag natin tanong kung sino kasama ni Jovi. Huwag mo lang ang tanongin yan. Okay. Ask him Monday. Kung meron pa kayo ibang mga katanungan na hindi yung tanong ni Cherry, email nyo lang kami sa ted.tv5@gmail.com or mag-post kayo sa aming Facebook wall, sa aming Facebook group nga, at follow us on Twitter. Abangan sa aming pagbabalik ang pagbisita ni Pangulong Arroyo kanina sa maimpluwensang Iglesia ni Cristo. Meron din kaming update sa inyo tungkol sa mga preparasyon para sa automated elections. At kumustahin ang debut ni Ellen DeGeneres bilang judge ng American Idol. Update sa automated elections ang ating story number 2. Pinag-aaralan pa ng COMELEC kung gagawing automated din ang botohan para sa mga Pinoy na nasa Hong Kong at Singapore. May 95,000 overseas Filipino workers sa Hong Kong at 31,000 naman sa Singapore na pwedeng bumoto sa pamamagitan ng absentee voting. Ipinagmamalaki naman ng COMELEC ang mapapaagang delivery ng mga precinct count optical scan o PCOS machines na gagamitin sa eleksyon. Darating na sa bansa kasi natin sa February 21 ang last batch ng mga makina mula sa China.
umaga ito na isang linggo mula sa original nitong deadline na Feb 28. Historical naman ang nangyaring pagsisilid sa source code ng mga counting machine kahapon. Sa Bangko Sentral ito itinago dahil ito raw ang pinakaligtas na lugar para maproteksyahan o maprotektahan ang sinasabing susi sa pagiging malinis ng halalan sa Mayo. Narito ang report ni Fiona Rosario Nicolas. Sa dalawang CD na ito, nakapaloob ang susi raw sa malinis na halalan sa Mayo. Dito nakasave ang source codes para sa PICOS machine at canvassing system na gagamitin sa eleksyon, pati na rin ang hash code. Itong seremonyang ito, maikli as it may be, it is a very important segment in the whole exercise of our automated election. This, as mentioned earlier, is in accordance with the law. Is this the, are these the only copies? Of the source code as it will be used, yes. Dalawang miyembro lang ng media ang pinaunlakang makasama sa loob para maging observer sa pagpasok ng source code sa vault. Isa nga tayo sa napaunlakan at papasok na kami. Ngayon lamang nagsama ng mga taga-media ang BSP sa main vault, pero bawal ang kamera sa loob at hindi lahat ng empleyado ng BSP ay may access dito. Ganito na lamang kung gwardyahan ang source codes. Ito kasi ang tatayong identification mark ng bawat makina na gagamitin sa eleksyon. Kumbaga, ito ang kanilang fingerprint. May iba't ibang source code ang bawat isa sa higit 80,000 na counting machine. Sa madaling salita, hanggat safe ang mga code, safe din sa dayaan ang automation system. Waterproof at fireproof ang main vault. Tatlong level ng security ang aming dinaanan bago tuluyan marating ang pintuan nito. 2 to 3 feet ang kapal ng pure steel door ng main vault. Dalawang kombinasyon na agad ang kailangan para mabuksan ang pintuan nito. Pagkatapos, ilang serye pa ng kandado ang kailangang buksan bago marating ang vault na kalalagyan ng source codes. Kinailangan pa namin magsuot ng mask sa baba kasi nandun din yung mga bagong imprentang pera at napakaraming security features na aming dinaanan, napakarami rin naming pinirmahan na logbook para lang mapatunayan ang seguridad ng source code na ipinasok sa vault. Kasama namin doon sila Commissioner, sila Chairman Melo at iba pang commissioners ng COMELEC, kasama rin ang mga opisyales ng BSP. Sa dami ng dinaanang security, tiwala ang COMELEC na protektado ang source codes sa pangangalaga ng BSP. Ito ho, and it cannot be placed to a better and safer place than the vault of the Central Bank of the Philippines. We in the Banco Central commit to do our share in protecting the integrity of the incoming automated election system, a historic first for our country. Tanging ang chairman lang ng COMELEC at executive director ng BSP ang nakakaalam na mga kombinasyon sa vault ng source codes. Dito na rin itatago at mananatili ang source codes at hash code kahit pa matapos na ang eleksyon. Fiona Rosario Nicolas, The Evening News. Susunod na ang stopover ng Pangulo sa Iglesia ni Cristo. Bago yan, mag-recap muna tayo. Sa number 10, ang pagbisita natin sa isang organic farm sa Nueva Ecija. Number 9, girlfriend ni Jason Ivler inaming posibleng ang napahiram niya ng bahagi ng M16 rifle si Ivler. Number 8, Manny Villar humarap sa Makakori na Makati Business Club. May standing ovation pero madami pa rin daw.